Nagbabala ang pag-asa na posibleng makaranas ng malalakas na ulan at bagyo dahil sa epekto ng El Niño phenomenon. Kaya dapat daw maghanda at sumunod sa mga otoridad para iwas sakuna. Balita hatid ni Marie Sumali. Ginulat noon ang bagyong Ondoy ang Metro Manila at mga karating probinsya nang manalasa ito Setyembre 2009. Sa dami ng ibinuhos na ulan, ang mga lugar na hindi karaniwang binabaha, biglang binaha. At ang mga binabaha na, lagpas tao o di kaya'y hanggang bubong pa ang taas ng baha. Sino bang makakalimot sa imaheng ito kung saan ang ilang tao napilitan pang tumulay sa mga kable ng kuryente dahil sa tindi ng baha? Yung Ondoy is El Niño year yun. Hindi siya malakas in terms of hangin. Maraming ulan ang binuhos ng panahon ni Ondoy. Kaya ngayon pumasok na ang rainy season, babala ng pag-asa. Nagkakaroon ng abnormalities ng temperature anomaly dito sa Pasipiko. At ibig sabihin, umiinit ang Pasipiko at ang tendency, nagiging malakas ang ating mga bagyo kung sakaling ito ay tumama sa Pilipinas, ay magiging devastating. Katulad na nangyari nga sa sinabi natin yung Ondoy, na kung saan meron din tayong El Niño noon. Base sa forecast ng International Climate Change, posible raw manatili hanggang Agosto pa ang El Niño. Dahil daw dito, mas maliit ang chance ang may pumasok na bagyo. Pero oras namang makalusot ang bagyo at pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Napakainit ng Pasipiko, malakas ang evaporation, malakas ang condensation, at maraming kaulapan ang nagagawa nitong El Niño. No? So nagiging mas malalakas ang mga bagyo. At dahil weak El Niño lang ang nararanasan ng bansa. Konti lang ang difference nito sa normal. No? Kaya tayo may average tayo na 19 to 20 tropical cyclone a year, ay baka ma-maintain pa rin natin yon. Bukod sa bagyo, nagpaalala rin sa DOST Undersecretary for Disaster Risk Reduction and Climate Change Renato Solidum sa banta ng iba pang kalamidad. Out of 172 countries studied, the Philippines ranks third with the highest exposure to various natural hazards. We are also still ranked number 3 among countries that are most disaster risk. Ibig sabihin, pagdating sa mga natural na panganib, parati tayong naapektuhan. Kaya naman nagpaalala ang mga otoridad ng agad na pagtalima sa kanilang babala para makaligtas sa sakuna. Maris Umali, GMA News.